Idol Rafi Tulfo talaga namang sumali na ding umaksyon para dito sa naging problema ni Luis Manzano. Hanggang ngayon hindi pa natatapos. Ikapangalawang sapina na ang binigay sa kanya dahil ang unang sapina na ibinigay mismo ng taga-NBI ay hindi niya hinarap. 15 days mismo ang limit ng araw para siya ay lumantad. Ngunit natakot siya na duwag para lumantad sa sariling problema ng kumpanya. Kaya ngayon ay pangalawang sapina na ang ibinibigay sa kanya. Todas na siya ngayon at kailangan niya ng sagutin ng harap-harapan ang problema mismo ng kumpanya na siya mismo ang co-owner nito at magta-transfer na rin mismo na bilang magiging owner na talaga ng Flex Fuel. Gayunpaman, nakikita naman natin sa social media na tila magkaaway sila umano ng manager dito ng Flex Fuel at ito ay si Fidel. Ngayon naman na mas depensado itong si Luis Manzano dahil marami siyang backup. Mas kinakampihan siya ng ina nito at ng mismong pamilya. Dahil kilala umano siya ng pamilya niya na bilang matulungin at hindi kaya na manloko ng kapwa-tao. Kaya nga naman kahit anong gawin at mga batikos ng mga fans nito ay hindi umano magpapatalo sila. Ayon na din sa ina nito ay walang ibang nakakaalam ng totoong pag-uugali ni Luis Manzano, kundi tanging siya lamang at kahit ang asawa nito ay walang karapatang humusga. Gayunpaman na malilinis umano ang pangalan ni Luis at nakakasigurado si Vilma Santos. Marami naman ang nag-deny na hindi naman lahat ng nakikita tungkol kay Luis ay tama at perpekto. Marahil siya ay malinis at maganda ang imahin niya sa social media at maging sa mga ini-endorsera niya dahil nga wala naman talagang bahid ng mga kasalanan. Ngunit naman, hindi tayo perpekto. Maaring may lihim din na tinatago ito. At yun din ang pinagkakaingatan nila dahil nga masasamang imahe nila at lalong-lalo na namanganganib ang mga promotion at mga trabaho nila sa future. Kahit hindi naman aminin ni Luis kung ano man talagang nangyari doon sa kumpanya niya, ay hindi naman titigil ang mga investors na kakahabol sa kanya para ibalik ang mga pera nilang nawala. Na ngayon ay kailangan naman talaga at karapatan ni Luis iyon na ibalik. Kung wala man siya pera at kulang ang pera niya, ay dapat siyang manindigan sa mga taga-NBI ng mga reklamo ng mga investors sa kanya. Hindi lamang isa ang nagre-reklamo, kundi marami sila. Kaya gayon pa man, hindi siya dapat matakot. Bagkos dapat ay kaharapin niya ito kung talaga namang siya ay matapang at wala siyang kasalanan. Hindi niya dapat lisanin o di kaya'y kung ano na lamang ang papasok sa utak nito na wag na lamang harapin ang lahat ng mga banta at ang mismong mga pinag-uusapan sa kanya sa social media. Kaya naman, hindi dapat na basta-basta na lang tatalikuran ni Luis ang mga problema na dala niya. Dapat ay ibalik na lamang niya sa mga mamamayan at investors na yun ang mga pinaghirapan din nila dahil para rin naman sa future ng mga anak nila yon. Sana ay maisip din ni Luis ito at marami din namang mga artista ang naniniwala sa kaibigan nilang si Luis. May iilan na hindi sang-ayon ngunit may iilan din naman na suportado pa rin sa likod niya. Kaya naman kahit umano ano ang mangyari, ika ni Luis ay talagang mapapatunayan umano niya ang sarili niya. Hindi man sa ngayon, ngunit balang araw umano ay maipapakita niya sa buong mundo na siya ay talagang malinis at maayos niyang problema na dulot niya at ng mismong kumpanya. Ngayon ang isinisisi nila ng kanyang ina ay ang mismong manager na si Fidel. Ang tanging naging owner talaga ng Flex Fuel bago pa man i-transfer sa pangalan ni Luis. Na siya mismo umano ang nagpapalakad at siya dapat ang makakasuhan at dapat umano ang may alam sa nawalang 100 million pesos ng mga investors. Akalain niyo yon, 100 million. Ang laking-laki ng pera na nawala sa kumpanya. Saan nga ba pupunta iyon? Kung hindi man maibabalik iyon, suspecha talaga ng mga residente ng mga investors na
inilagay na sa bulsa o malamang nawaldas na nila. Dahil matagal na umano iyon, last year pa, na nawala ang pera, ngunit ngayon lamang naaksyonan at ngayon lamang naipadala sa himpilan ni Rafi Tulfo in action. Kaya kayo mga kababayan, mga kanetizen, ano nga bang masasabi niyo dito? Kanino kayo mas naniniwala na panig? Ikomento nyo ang inyong mga sagot at hanggang dito na lamang tayo, mga kanetizen. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe at mag-comment. Hanggang sa susunod.